Tumawag ko si Peter kanina. Kinakamusta si Alfred. Sabi ko, okay lang siya. Pumasok sa school. Sabi niya, pag-uwi niya, may laruan daw siyang buwi kay Alfred. Tuntua siyang nakikwento. Hindi ko masabi yung totoo. Minerva, may awa ang Diyos. Sandali, kalida. Sandali ka. Kung ikaw pumunta dito para awayin ako, pwede ba pagpaliban natin yan? Pumunta ako rito para alamin kung ano nangyari sa paghanap kay Rico. Iniisa-isa ng mga pulis sa mga tao may record ng kidnapping dito sa Bagong Pag-asa. Baka sakali kami, baka silang kumuha ng bata. Baka sakali? Hindi pa kayo sigurado tinutugis niyo na? Ang galing mo talagang mayor. Hanga ako sa'yo. Ano bang gusto mong gawin namin? At this moment, yun ang pwede namin gawin. Wala kaming lead. Enrique, paano mo mahahanap si Rico kung naghahanap ka sa maling lugar? Rico, bakit? Kasi gutom na ako. Magsabi ni Mami, pag nalipasan ng gutom, magkaka-ulcer at saka magkaka-bulbol ang bituka mo. Mali na ako. Wala kayong maitutulong. Masabuti siguro, umuwi ka na lang. Dalagdag ka pa ng gulo dito eh. Update ka lang namin sa bahay mo. Buti pa, umalis ka na. Ayaw mapag-usap sa'yo. Bakit ba, Enrique? Alam ko naman na hindi ka magaling na mayor eh. Kaya lang ha, ngayon, sa pagpunta ko rito, na-realize ko na hindi ka lang pala walang kwentang mayor. Walang kwenta kang ama. Sarili mo anak din hindi mo mahanap. Tapos akong magsalita. Alam mo, kung mabuti kang ina, sana hindi nawala si Rico ngayon. Nasa ka kung nangyari yun? Ibando ka lang. Ikaw walang kwentang ina. Mayas ka na! Kamakalimutan ko pa na minsan, minsan sa buhay ko, naging asawa kita. Alas! Hindi tayo papabayaan, bro. Di ba, bro? Ito na yata ang pinakamahirap na nangyari sa atin kay Santino. Kasi dati, alam natin na kidnap siya. Alam natin na nangyari. At alam din natin kung anong aksyon ang gagawin. Pero ngayon, iwala tayong kaalam-alam kung anong nangyari sa kanila. Sa tuwing may masamang nangyayari kay Santino, pare-pareho lang yung pag-aalala ko eh. Nga lang, sa bawat pagsubok na dumarating, pag napapatunayan na hindi siya pinapabayaan ni bro, eh lalong lumalakas yung loob ko. Pag dumarating yung ganitong pagkakataon, lalong lumalakas yung paniniwala ko na hindi siya pababayaan ni bro. Yun na lang, Father Ringo, ang tanging pinangahawakan natin ngayon. Na malakas kay bro ang anak natin. Yes, Father. Enrique. Father. Kumusta na? May update na ba tungkol sa mga bata? Father, kung meron ng update niya na hindi mo kumatagpuan dito. Siguradong susugod daw ako nasa mga anak mo. Hindi ko lang talaga maintindihan kung ano nangyayari sa buhay natin eh. Kailan lang nalaman ko na matagal na pala ako niloloko ni Enrique. Hindi ko siya mapaghigantihan, hindi ko siya masaktan dahil alam ko kailangan siya ni Rico para makaligtas. Pagkatapos ngayon, iba na na. Ewan ko ba, sunod-sunod na pumalas. Puro
kamalasan na lang eh. Enrique, naniniwala akong makikita rin sila. Sanay ako sa crisis, Father. Marami akong dinanang ganyan. Kung mangyari man, kaya ko magsinungaling. Para bigyan ng pag-asa ng mga tao. Kahit walang pag-asa, walang solusyon. Pero dito hindi ako sanay. Alam ko anak na nawawala eh. Dito hindi ko kayang magsinungaling, Father. Hindi ko rin kayang bulahin ang sarili ko na paniwalaan na okay na ang lahat. Nasa panganib si Rico, yun na lang muna yung isipin mo. Tapos, pagkatapos itong gulong to, baka mamaya meron pang buong sa inyo ni Daddy. Baka... Stella! Tigilan mo ako, ha? Ma, baka kasi mapatawad niyo pa yung isa't isa. Sa tingin mo ba mapapatawad ko pa yung tatay mo? Mapapatawad ko pa yung lalaking yon? Matapos lahat ng ginawa niya sa akin? No, Stella. Manood ka. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinusumpa ko. Gagantihan ko siya. Totoo. Totoo, Father. Eh, hindi ko nga alam kung gagawin ko eh. Dahil wala akong magawa kundi maghintay. Kaya parang naisip ko na tama yung sinasabi ni Malena. Baka nga tama siya. Dahil ramdam ko eh. Wala akong kwentang ama. Enrique, sa ganitong sitwasyon, pag-asa lamang ang pwede nating panghawakan. Para magkaroon ng pag-asa, hindi mo kailangang magsinungaling kahit kanino, kahit na sa iyong sarili. Ang kailangan lang, tumawag ka sa kanya. Hindi ka ba nag-aalala ako kay Santino? Nag-aalala, Enrique. Pero habang nag-aalala ako para sa aming anak, tumatawag ako kay Bro. Sa kahit anong sitwasyon, paano ka mawawala ng pag-asa kung alam mong kakampi mo siya? Andito ko dahil ang tingin ko wala na ako ibang mapuntahan. Ituro mo sa akin kung nasaan ang anak mo. Para mo nang ahawa. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Buong San Martin, nalibot na natin. Wala pa rin nakakilala sa mga bata. Huwag kang mawala ng pag-asa, Mario. Ang dami pa natin posibleng puntahan. May San Vicente pa, San Isidro. Sana okay lang si Joe. Naiisip ko pa lang, parang baka may nangyari sa kanila eh. Eh kung ganun, Mario, kung isipin yung ganong bagay, kasi hindi naman makakatulong sa atin yun eh. Dahil na sa anak mo. Sana nandito tayo para protektahan siya. Mario, kung tutuusin nga, dapat dati mawala sa atin si Joy, di ba? Pero iniligtas siya ni Bro. Pinagaling yung sakit niya. Yung mga panahong sumusubo na tayo, hindi niya pa rin pinabayaan ang anak natin. Kaya niya pa ba gagawin yun?